si Mama ito, loadan mo ko ng 100 pesos. Kung dati, ganyan mga scam lang ang natatanggap natin sa text, ngayon, lumilevel up ang kanilang mga pagpapasamantala. Ang bago nilang modus, target mga motorista. Alamin natin yan sa kwentong kalye ni JM Encinas. JM! Kuya Kim, isa ka rin ba sa nakatanggap ng text message kung saan ikaw raw ay may traffic violation at kailangan mo magbayad ng multa? Kung oo, ingat lang sa mga pinipindot na mga link dahil baka ito isang scam o isang uri ng panloloko. Yan ang balita ngayon dito sa Quezon City. Kinabahan at napaisip, ito ang reaksyon ng taxi driver na si Lambert matapos makatanggap ng text message na siya raw ay may violation sa pagmamaneho. Unang-una, napakamahal ng violation nila. Yeah, siyempre sir, bilang ordinary taxi driver, kailangan naman yung sir ay puntahan si LTO at saka i-verify po kung talagang totoo na may violation kami. Ang nasabing mensahe, idanaan sa text na may kasamang link. Kapag napindot ang link, dadalhin ka nito sa isa umunong LTO fake website kung saan makikita ang sinasabing naging paglabag at penalty fee hanggang sa makarating sa payment page. Kailangan na siguro mag-double ingat po sa mag-click sa mga ganung bagay sir. Kasi marami na manluloko ngayon sa panahon ngayon. Kaya ang Land Transportation Office o LTO nagbabala sa mga motorista sa kumakalat na online scam sa pamamagitan umano ng traffic violation notification. Ito po ay isang scam, hindi po ito ginagawa ng LTO at hindi huwag na huwag po kayong mag-click sa anumang link. Nagpaalala rin ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na suspendido pa rin o hindi muling ipinatutupad ang no contact apprehension policy, kaya hindi sila tumatanggap ng bayad sa ganitong paglabag. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng mga ahensya sa Philippine National Police para habulin ang mga scammer na patuloy na gumagawa ng illegal na money making scheme. Nag-iimbestiga na rin ang Department of Information and Communications Technology o DICT tungkol dito. Samantala, naglunsad din ng LTO na isang hotline laban sa mga online scammer at mga abusadong motorista. Live mula dito sa Quezon City, ako si JM Encinas at yan ang kwentong kalyeng dapat alam mo. Kuya Kim! Maraming salamat, JM Encinas!